Pokemon ang pinakakaibigan kong laro nung bata ako. Dahil wala akong kapatid, wala rin taong nagmamahal sa... Hindi, yun lang kasi meron din akong console nun. Meron lang akong Game Boy, at yun lang talaga yung nilalaro ko. Marami naman akong nilalarong laro, marami naman akong bala dito, pero yun lang talaga yung pinakamasaya para sa akin. Tsaka nakakainis na nga rin kasi, paulit-ulit ko siyang nilalaro kasi lagi nadidelete yung save file. Hindi ko alam kung bakit. Meron akong mga bala na kapag nilaro mo naman, hindi naman madidelete yung save file, nandun pa rin. Kaya syempre sa Game Boy, tinatanggal-tanggal mo yung bala nito, tapos babalik mo ulit, tapos tatanggal mo kapag maglalaro ka na ibang laro. Kaya nung na-realize ko na yun pala yung nagiging dahilan nun, hindi ko na siya tinatanggal sa Game Boy. Kaso minsan nakakaurat naman, puro Pokemon na lang, may iba naman akong laro. Kaya napa-research ako sa online. Tapos nalaman ko na yung bala ko pala, peke. Kaya sobrang buisit ko nun, naganap ako sa online ng mga original. Dati sulit pa lang, sulit.com.twitch pa lang pwede mong hanapan. Itang ina kasing Toy Kingdom yan, mga peke yung binibente. Wala pa naman marketplace nun, walang Shopee. Malamal ko Shopee. Kaya sa sulit.com.page lang ako naghanap ng mga Pokemon na bala. Ano hanap mo? Pokemon. Sa sulit.com.ph, syempre. Gaging liit. Ang liit ng puta. Hindi, paalam. Kuha ko na. Fragile. Siyempre, di naman ito magiging best Pokemon deal kung walang boxing. Wow, Shopee, mahal na mahal na talaga kita. The fuck, grabe naman ito magkakabalot na ito. Kuchilyo. Hindi pala ito katulog. Tain, ganda ng pagkakabalot ni Sir ah. What day na nito Russian nesting dolls? Ah, sa wakas, nakikita ko na siya. Yeah, baby. Ah, shit. Ah, oh, ang ganda ko ako. Oh my gosh. Wait lang, what the f***? Kagano to brand new? Tang ina, walang kagalos-galos yung sticker menu. Tang ina, napakaganda. Ito yung una kong titignan. Ano nagamit naman? May mga scratches naman siya. Pero grabe, tingin yung sticker, puta. Ayoko nga wakan yan, men. Napakaganda, gagi. Wait lang, napakaganda ng sticker, men. Na-appreciate ko yung ganda ng sticker. What the heck? Yung loob. Ito yung una yung titignan. Yung loob. Kung gamit na gamit ba, mukhang napakalinis. Grabe, napakalinis ng loob nito. Pero, kuha na rin tayo ng cotton buds. Tapos ng alcohol. Yeah. Oh God. Tapos linisin na rin natin siya sa loob. Tingnan natin kung madumi. Parang one shot, one kill na lang din ulit. Hindi siya ganun karumi. Tapos ito yung kabilang part naman yung nakakatiyo. Okay, ngayon ito try na natin siya sa isang Game Boy. Oh my gosh. Whoa. Japanese Emerald. Uy, what? Wait lang, hindi to yung battery? Whoa. Yung gusto ko talagang titigan dito yung mga Pokemon nang gumamit. So literal na nilaro niya lang yung Pokemon. At tinuli niya lang yung Pokemon. Normal player lang siya. Pero tangina, napakaganda ng condition. Tapos di pa tuyo yung battery. Actually curious lang ako, kaya buksan na lang din natin to. Kasi di siya tuyo battery. So iniisip ko kung pinalitan ba yung battery nito o kung ano man. So walang makita. Tulak niyo lang to pababa. Tapos oh, ay kaku! Ito yung mod na pwede mo na lang siyang palitan, hindi yung katulad ng version ko na kailangan mo nang iipit. Pero ito yung mod na wow! Tayna! Gago imported ata talaga to. I mean, hindi ko alam kung may nagbibenta ka sa Pilipinas ng ganitong klaseng mod. Pero tangin na... Gago, napakaswerte ko, man. Tayna, napakaswerte. Gagi. Ito yung mod na pwede mo na lang palitan yung battery. Tanggalin mo na lang siya dyan at anyway, may kita nyo may flaps na lang siya, may tabs na lang para pwede mo na lang palitan kapag ka nagkaroon ka na ng dry battery, Messi. Gago! Ang... Tayo na, Shopee! Mahal na mahal! Laki na, Shopee! Tayo na talaga nito, napakalupit talaga nito. Napakalupit talaga ng Shopee. Kita nyo naman, di ba? Kung gaano ko swerte, modded men, modded. Stig. Kung totoo siya, hindi naman talaga dapat kasama to sa video, pero dahil nabili ko na rin siya habang sinusulat ko tong video na to, ginagawa ko to, sinama ko na rin, tas ang lupit pa niya. Tsaka, best Pokemon deal din naman siya, kung tutusin. One of the best. One of the best. Tapos itong paghanap ko ng mga bala na sa online, kasi mayroon paghanap ng mura. Mayroon paghanap ng kaya ng budget ng estudyante. Siyempre, bata pa ako noon, high school. Kaya kung baga lagi akong naghanap ng mga abot kaya na deal. Kaya linggo-linggo ako tumitingin. Talagang binabantayan ko kung merong magbenta dyan ng kayang-kaya ng bulsa ko. Ganun, o kaya pasok siya sa ipon ko. Tapos siyempre, naging mannerism na siya. Nakasanayan ko na tumingin-tingin lagi sa online, sa marketplace. Tapos nagka-Shopee. Pahalaman ko talaga Shopee. Tsaka kailangan ko rin naman ng maraming bala dahil na rin nga sa hobby ko na pag-shiny hunting. Tayo ng probability yan, hindi ko pa rin alam eh. Kapag ba collective probability, kapag ka different systems, dapat ba ia-add mo yung probability na yun sa kada probability? Kunwari meron ako tatlong Game Boy.
Ang Pokemon Fire Red, Leaf Green, sama mo na rin yung Emerald. Sila yung pinaka most sought out na laro dito sa generation na to. At isa rin ako sa mga naghahanap ng mga to kasi wala pa akong ganitong kopya. Yung English version, wala pa akong ganung kopya. Tsaka yung mga presyo talaga nito, depende na lang. Bibase ko na lang siya sa Pilipinas din. Pero kasi minsan binabasa ng mga tao dito na nagbibenta sa marketplace ng ibang bansa. Kaya babase ko na lang sila sa nakikita ko lagi. Kadalasan 3,000 to 5,000 ko silang nakikita ang binibenta dito sa Pilipinas. Na kung sakaling ganun din naman yung ibang bansa, pero yung average kasi na masasabi ko siguro mga nasa 3K. Pero yun nga, dito kasi 3,500. Mahal eh. Pero pwede na rin, kasi 5,000 din naman yung mangyayari kapag bumili ka sa eBay kasi syempre may shipping. Tapos minsan, umabot po 7K. Basta, ang point ko na lang, mahal sila. Kasi itong Emerald nga na to, na-binbox ko kanina, 600 ko lang ito nabili sa Shopee ha, 600 ko lang ito nabili sa Shopee. Pero pwede mo itong mabenta sa eBay, ang umabot ng mga 2,500. Tapos lalo na yun, modded pa yun. Hindi ko alam kung magkano siya nabenta, pwede mo siyang gawing 3K. Ewan ko. Kaya naman nung nakita ko ng listing dito na tatlong bala, tapos as bundle, syempre, dating gawin, tinry ko message si seller kung magkano niya nga bang binibenta. Tapos laking gulat ko nung binibenta niya yung dalawang tinanong ko kasi kailangan ko lang naman talaga yung Fire Red tsaka Leaf Green. Laking gulat ko nung sinabi niya 2K sa dalawa tapos 2,500 sa lahat. Sobrang gandang deal na yun. Kasi syempre yung Fire Red pa nga lang, nas 3K na yung presyo nun. Kaya yung Leaf Green tsaka yung Sapphire, sobrang bonus na lang nun. Tayo na ina-expect ko nga bibigyan niya presyo mga 4, 5, 5K. Tapos laking gulat ko talaga 2,500. Kung iisa-isayin ko sa inyo yung mga presyo na to. Itong Fire Red naman kasi hindi naman din siya kaganun kagandaan na condition. Kaya pwede mo na rin itong mabenda dun sa presyo yung pinambili mo dun sa bundle. 2,500. Okay na sa akin yun. Tapos ito naman, Leaf Green. Nakikita ko dito, total punit naman yung label. Pwede mo na itong mabenda siguro na mga nasa 700 pesos. I mean para sa akin, pero kung suga pa ka, pwede mo siya benta ng 1K. Pero okay na yung 700, wala naman ang label. Ang problema nang kasi dito, tama rin naman yung iba na kahit sira yung label o kaya basag yung cartridge. Pwede mo naman kasi bumili ka na lang ang cartridge tapos labag mo na kasi hindi naman original yun. Pero hanggat nababas sila at nagsisave sila, okay rin kasi sila. Tapos dito sa Sapphire, syempre yung pinaka-common na lang dito, wala naman tong problema. Yung label okay naman yan, ganyan naman talaga lagi yung mga label dito na nakikita ko sa Pilipinas. Yung iba na lang talaga mga collectors yung nagbibenta, talagang yung mga pristine condition pa yung label. Siguro dito pwede mo mabenta ng mga nasa 1,800, 2,800. Pero yun nga, yung pinaka-golden goods talaga dito ay yung Fire Red. Doon pa lang bayad na yung bundle na pinambili mo dito kapag binenta mo. Pero syempre ako, lalaruin ko ito ng todong-todong shiny hunting ako dito. Dami ko na nga nakita ang shinies, ito lang. Actually, magandang investment din talaga itong mga Pokemon na bala. Lalo na pagdating ng araw na magkakaroon na naman ng scarcity sa mga balang to. Tapos syempre may lalabas na bagong generation. O kaya pag nagka-remake itong mga larong to, kasi doon gustong nanapin ng mga tao yung nostalgia ng laro nila ito nung bata sila. Kapag nagka-remake na parang, oh ito yung nilaro ko nung bata ko. Syempre gusto nilang laruin yung nilaro nila nung bata nila para ma-experience ulit nila yung mga memories na meron sila. Mga nostalgic reasons ng Pokemon. Kaya baka balang araw alay nyo, 10,000 na isang bala na ito. Hindi, ngayon napakarami ko na. Hindi pa, hindi ko na ibenta sila ng 100K isang bagsa. Pero yun, tandaan nyo, napakatagal ko itong kinolekta simula 2012. Alam nyo yun. Kaya siguro, hanggat hindi kayo nakakahanap ng magandang deal, okay lang yan. Kasi balang araw makakahanap din kayo kasi kumpara sa inyo, para sa inyo. Mwah, sting. Sting. Sulit, tangin, tingnan nyo itong setup ko. Gusto ko lang magpakita sa inyo kung gaano kagagong tao. Tangin, nang napakahirap kasi. Tingnan nyo naman, tangin lang yan. Nakabalot ng, nakabalot yun ng ano, tayo na. Face mask, gago.